Aww. Ayan po, magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Geng-geng. Ayan. Ayan, mga kababayan, mga kalingap. Shoutout po sa inyo. Magandang hapon po sa ating mga viewers, subscribers, at mga sponsors po. Magandang hapon din po sa ating mga butihing OFW na patuloy pong nanonood at hindi po nag-skip sa ating mga ads, mga kalingap. Ganun din po sa ating mga silent viewers, magandang hapon at maraming salamat po sa inyo lahat. Sa hapon pong ito, mga kalingap, ay meron pong isang okasyon na magaganap po sa Gumaos, Paracali. Ha? At invited po lahat ng Kalingap Angels. Sa hapon pong ito, mga kalingap, tayo po ay naatasan, inutusan ng ating busing na susunduin po natin si Beyonce. Ang galing. So ngayon po mga kalingap, papunta na po ako doon sa kanila Beyonce. At susunduin po natin si Beyonce po. So, alas 4 pa kasi ang labasan niya. So, kaya alas 3 na tayo umalis. Alas 3 pasado na. 3:36 na pala. Advance masyado yung relo ko. Dito sa ano. Alas 3 pa lang dito sa aking relo. Hindi ko malaman kung sinong tama dito. So, sa'yo, mami, anong oras? 3:30. Oo, sakto. Yan. 3:37 na yung aking sa sasakyan. Ayusin natin yan. Masyadong advance. Tama lang yan. Alas 4 ang labasan ni Beyonce. Mga 4:30. Ando na siguro siya. So, samahan niyo po kung mga kalingap. Supposed to be si Edo po ang susundo nito. Pero inatasan din si Edo na marami din siyang sinundong mga angels ngayon. Kaya yung akin, solo talaga ang pagsundo kay Beyonce. At ngayon, ang sakay kasi ni Edo, sila Carla, sila si lahat ng ibang angels, sila si Roseanne, marami sakay si Edo. So hindi siya makapagsundo. Kaya ang inatasan ni Kalinga Prab, tayo po ang magsundo ngayon. So ito, sa sobrang mahal na mahal nyo ang inyong Bibi Beyonce, ako po ang magsundo. May kindi ka dyan, ma? Kaya asan yung kinding marami kong binili? Ubus na yun. Sa dami nun. Ubus na. Kaya ito, papunta na tayo sa ating Bibi Beyonce. Ay, nag-aantay na pala. Sabi niya nag-live pa ako. Sabi ni mayroong isang nag-aantay na raw. So bilis-bilisan natin. Kasi nag-aantay na pala si Beyonce. Tamahan niyo ako, mga kalingap. Yung palang susunduin ko ay nag-aantay na. Akala ko alas 4 pa. Ano ba yan? Aga yung lumabas. Aga palang lumabas yun. So samahan niyo ako. At papunta na ako. Marami kasing
may kanya-kanya kami trabaho ngayon. Ah, napakaswerte talaga ninyo yung mga bibigyansin yung mga kalingap. Dahil disun. Disun siya, disundo. Disun, disundo. So, siguro, malilit kami ng konti. Halos kakalis lang naman nila din. Sa mga one hour ago, kakalis lang din nila. So, magkasunod lang kami nito. Kaya, pero malamang nito, mga kalinga, sa paghatiran bukas, si Ido na magat. Baka isabay niya na tulad sa mga angels. Magkakasama na lahat ng angel sa isang sasakyan ni Ido. Alam mo, sakay doon. Ito. So, magkakasama na lahat ng angel sa sasakyan ni Ido. At, diretso na rin niyang ihatid. Ah, kasi lahat yun, doon din banda eh. Sila, si Carla, uwi din yun. Kasi Sabado naman bukas. Si Rosanne, uwi din yun. Ah, kasi Sabado bukas. Kaya sabay-sabay na ni Ido ihatid ito mga ito bukas. Ayan. Malapit na tayo mga kalinga. Nasa Mangkamagong na tayo. Ando na raw si Beyonce. Pabira. Tumawag sa akin si Grace. Kasi dapat pala magmumotor si Beyonce. Ay, masarap nga naman magmotor dahil makikita mo lahat yung mga tanawin. Pero ang dahil sa napakalayo, siyempre hindi pinapayagan ni Kalinga Prab na magmotor, kaya pinasundo sa atin. Noon, kausap ko si Grace, ando na raw at nagpapasundo na raw. E, ayaw nga sunduin ni Grace kasi nga pinapasundo ng kuya. Gusto magmotor. Naku, napakadelikado ng motor. Isang simplang lang. Ha? Lalo na kung ikaw ay backride. Isa sa pinakadelikado sa lahat yung backride ka. Ha? Yung nagbabackride ka lang, isa sa pinakadelikado sa lahat yan. Sa mga nagmumotor. Ha? Kasi una ka talagang lilipad dyan. Kasi unang kakapit lang kasi yung isa, yung driver kasi ng motor, kakapit lang yan. Kaya gusto sumama sa kanila ni ano, si Grace, gusto mag-strolling. Siyempre, hindi naman pinapayagan ni Kalinga Prab na siyempre, iniiwas yan sa aksidente. Kaya yan, pinapasundo sa atin kasi iniiwas dun sa aksidente. Kaya ito ngayon, pauwi na pala habang nag-live ako, yung pala nag-message sa akin, nandun na, pauwi na pala yun. So, pagdating natin, sakto lang din. Uwi na. Alis na tayo. Yan. Samahan nyo kami. Tsaka, may isa pang kasama si Grace, magmumotor. Ay sabi ng mga viewers, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sabi ko kawawa naman. Kaya ito, sundo tayo. Dito yun. Dito yun kay E. Lalala nyo si E. Yung babaeng mukhang money. Bahay ni Lolo Miguel yan. Lalala nyo si E. Yung babaeng kumalas dahil gusto laging may pera. Ha? At napangakuan ng mga sponsor ng malaking halagang pera na nasilaw sa 500,000 piso, 500,000. Sayang yung opportunity na marami pa sana ang darating sa kanya. Tama lang yun kasi may AIDS eh. Pero sa bandang dulo naman, sa ibang party naman, nagpasalamat din ako. Dahil hindi naloko yung aking boss Ido. Kawawa sana yung boss Ido ko. Sobrang bait pa naman. Ha? Tapos lulukuhin lang. Kawawa naman. Malupit baga yung pamilya na yun. Malupit tos biyayon. Kaya yun nagpasalamat din ako. Na wala at
Nakay Beyonce na ngayon. O, di ba? Si Beyonce na ngayon ang buhay prinsesa at buhay artista. Siya na ngayon ang pinaka... Uy, sa totoo lang, mayroong nag-message sa akin. Isang pinakamalaking tao sa gobyerno. Galing sa isang institusyon. Alam mo ba kung ibig sabihin ng institusyon? Pwedeng PNPA, Philippine National Police Academy, galing Philippine Merchant Marine Academy, o kaya galing sa Philippine Military Academy. Yan po. Isa po sa message sa atin na gustong-gustong makita si Beyonce. Gustong-gustong lapitan noong mga panahon na yun. Pero umiiwas at rumispeto sa kay Ido. Totoo yan. Meron talaga totoong tao to. Hindi ito isang kwento lang. Na meron isang tao galing sa isang pinakabigating institusyon na malaking gusto kay Beyonce. Sa totoo lang. Oo, gusto talagang makita at ma-meet sana si Beyonce. Gusto niya. Siya ay isang taong binata rin. At wala ding kabilinggan sa kinabuhi ba? Ano bang kabilinggan? Binata at single at walang problema sa buhay. Walang sabit din. At gustong-gusto niya talaga ma-meet in person. Actually, nakita na niya in person . Nakita na niya in person si Beyonce. Pero hindi siya lumapit. Bigatin itong tao na to. Kasi isang galing sa isang bigating institusyon. Alam niyo naman, pag sinabing institusyon, ano yan? Uy, my God! Ang laki-laki ng truck. So, ako pa nalanganin ito. Nalanganin tayo rito. Hira. Laki-laki. Hindi mo lang. Ako pa tumabi. Kaya mga kalingap, samahan niyo ako. At baka madulas ako may kwento ko sa inyo kung ano ang kanyang katayuan sa buhay. Yan. Kung ano ang katayuan niya sa buhay, mga kalingap. Kaya gusto kong samahan niyo ako, magkwentuhan tayo. Pero ang tao na to, sinabihan ko na medyo alanganin busing. Kasi pagkahari na siya ng aking busing. Alanganin busing kasi pagkahari na siya ng aking busing. Naku po, mga kalingap. Nandito na tayo sa mansion ni Bobby TV 143. Yan po. Yan. Gandang mansion ni Bobby TV 143. Dumaan na tayo sa kanyang ayan po. Ayan, natatandaan niyo yung bundok na yan, mga kalingap. Diyan po sa likod niya nakatira si Carla. Ang layo, no? Kawawa si Carla, layo talaga. Yung likod ng bundok na yan na maraming mga fog. Diyan po nakatira si Carla. Ang layo talaga ni Carla, no? Sana nakakita siya. Kung sana noon naayos talaga yan, nahanapan siya ng mga naglupa dito sa malapit-lapit. Ang ganda talaga sana ng bahay ni Carla. Sa ngayon nga pala, narinig ko, nakabili na pala si Carla ng lupa sa may bandang Dait. Sila si Jomar. Sila ay nakabili na po ng kanilang mga lupain. Balik tayo kay Beyonce. Kasi pag nag-Carla ako, nakasimangot na naman kayo dyan. Alam ko naman yung mga itsura nyo, kilay nyo, magpangabot agad siya pag nagbangkit akong Carla. Lalo na kung magbangkit akong Arjen. Nako, yung mga kilay nyo, imbis na magpangabot, nagsunto ka na yung bawat dulo sa sobrang galit.
bakit ba kayo galit na galit kay Arjen? Ano bang kasalanan ni Arjen sa inyo kay galit na galit man kayo? Kapag narinig nyo lang, ay ano, tigilan na natin yan. Baka nagpang-abot na yung mga kilay nyo dyan sa galit. Papunta na tayo kay Beyonce. Ganun bata na yan, tignan yung bata na yan ha. Ligid ang ano, yung gulong ang ano. Yan po talaga ang kutsi ko nung araw. Ha? Nanghingi talaga ako ng gulong ng motorsiklo. At ginawa kong, yan ang una kong kutsi. Pero sa totoo lang mga kalingap, pagpangarapin mo pa talaga, yung gulong lang ang tinutulak ko nung araw. Tinutulak ko yung gulong. Kapag mangarap ka pala talaga mga kalingap, maaring magkatotoo isang araw yung mga pangarap. No? Basta magiging porsigido ka lang talaga, magkakaroon ka talaga. Kasi nung bata ako, tulak-tulak ko yung gulong. Yung paligid ba? Tawag na sa Bisaya, paligid. Ipaligid-ligid ko yung gulong ba? Tapos, ganyan o, palo-paloin. Hanggat sa makarating. Tapos, ano lang, ini-imagine ko lang na may sasakyan ako. Pero sa bandang huli pala mga kalingap, yung aking pag-i-imagine ay nagiging makatotohanan pala. So maraming salamat sa experience nung pagiging bata ko, no? Na tulak-tulak ako nang takot na takot ako sa sakyan nung araw. Pag ganito kadi ganito, marami sus nagtatago ko diyan pag may sasakyan. Diyan sa mga kalibunan na 'yan, yung mga damuhan na 'yan. Nako, pag nakakita ko ng sasakyan, magtatago ako. Dahil baka huhulihin ako. Ang sabi pa nga, pagbantay kay kadakpan mo. Pagbantay kay kadakpan mo. Ganun din si Mrs. Lab. Kung saan-saan nagtago-tago nung araw pag nakakita na sasakyan. Akala daw huhulihin siya. Ganun din yan. Pareho lang ang sakit namin dalawa. Ignorante in real life. Kaya dito na tayo pag mga ganitong views ang mga view na kikita mo, ibig sabihin na kay Beyonce na tayo. So, susunduin na natin yung aking daughter. Hindi natin pinayagan magmotor yan, baka maaksidente pa, baka mapigil pa yung pagyaman ko. Ano mga kalingap, pag naaksidente din napigil yung yaman ko, paano na ako? Imbis na minsan lang akong yumaman sa buhay, nawalan pa dahil na aksidente, kaya di pwede magmotor yan. Say, huwag kang magpakangkaang. Huwag kang magbakrem-bakrem by Beyonce. Dahil delikado sa buhay yan, yung motor-motor na yan. Binigyan ka namin ng motor, hindi ibig sabihin, mga pwede ka naman, hindi ka dito-dito lang sa malapitan dito. Pero kung doon ka sa inyo, ay hindi pwede yan. Ha? Delikado yan, ining. Tandaan mo, ining, ang pagmumotor lalo't malayo, napakadelikado sa buhay. Yan. Nandito na tayo mga kalingap. Yan. Malapit na tayo kay Beyonce, ining. Yan. Dito na tayo. Ito ay masalong-salong. Ito ang isa sa pinakaswerteng, maswerteng barangay ngayon. Lahat ng mga tulong at mga biyaya ay nakukuha din nila. Kung anong natatanggap ni Beyonce, ganun din pong natatanggap nila. Yung mga sponsor dito, lagi nagbibigay. Yung huling sponsor, sila ni Chris Dulay at Sally Sapigaw. Sila ay namibigay ng mga kanilang mga ano dito. Kaya, ito na po, nandito na tayo. Samahan niyo po ako. Susunduin ko lang si Beyonce. Dito na tayo. Hello! Magandang hapon, daan-daan lang muna ako. Pupunta ako rito kay Bian. Susunduin ko si Bian. Ayan, papasok na po tayo. Uy, ang ganda ng dagat niya yun. Ayan, ito. Hello! Oh, magandang hapon. Sana yung susunduin nyo takbo. Sana si bagong gupit pare ko Pugi-pugi Si Beyonce. Oh, nandun na daw po. Saan? Hindi nga namin na datat. Galing kami doon sa pinapagawang bahay. Nagalis na? Upo. Saan? Ay, papunta na daw po doon sa... Sinundo ko Saan na pala? Kanina pa nagalis? Kanina daw po at...
hindi pa kami, hindi nga kami nahintay, oh. Naku po. Eh, ewan ko kung, baka, sabi kong kachat na si Chris, baka si Chris ang masundo. Oo nga, eh, sinabi ko, pinasundo baga ni Kalinga, prop. Ha? Pasok na po. Hindi na ako mapasok. Kung maalis na. Hindi namin naabutan, kasi galing pala naman ko sa Taisan. Taisan? Mm-hmm. Naghatid kami merindahan. Tsaka yung ulam. Ulam? Wala na halo, bigasan. Wala na pala. Eh, sino nagsun, sino, ano nun, sinundo nun? Ang, nag, nag-commute? Nagpahatid po, nagsisabay yata sa kaklase niya. Oh. May sasakyan? Ano po, sa motor? Motor? No po. Pa, bihira. Hindi, tawagan ko na lang. Baka nasaan banda na yun. Ayun. Hindi man payagan yun magmotor. Magmotor. Malayo yun, gumaos eh. Magmumotor lang. Ay, hindi po. Sa da. Basod lang po yata. Lang po yun mapahati. Sa oo nga. Eh, magmumotor man sila si Grace. Papuntang basod. Ah, papuntang gumaos. Ay, hindi siya pwede magsambay. I-text yun na lang, Mats. Sabi mo, papunta na ako. At magantay siya kung saan siya magantay. Ano si? Ah, bihirang bata ito pasaway. Eh, hindi siya payagan ni Kalinga para magmotor. Oo nga, delikado. Magantay siya sa basod, kamo. At pabalik na ako. Bless Ninong. Bless Ninong. Bless Ninong. I-text nyo. Oh, at i-text niya ako. Ako'y pabalik na. Hindi payagan yung magmumotor daw kay Nag-Gris. Eh, delikado yun. Number 10. Sige na, malis na ako. Sige na, kasi habulin ko. Oo, baka magmotor yun. Delikado. Oh, sige po, sige po. Thank you, Bats. Sige, Bats. Oh, sabihin nyo na lang. Mag-text sa akin kung saan siya banda. Sige na. Naku po, alam na paano na itong susunduin ko ay sumakay na kaya gusto talaga magmotor. Naku po. Patay tayo kay Kalinga Pro dito. Sumabay sa kaklase. Ayan na. Piniwala na tayo. Kasi nung magmotor, eh, delikado nga, kanauna na sa pasok. Kaya pinapatawagan ko sana makontak nila at mag-text sa atin. Dahil ano, delikado magmotor. Layo-layo nang kumaos. Ano ba yung katawa? Pakasalubong. Pakasalubong na natin yun. Tayong kasalanan dyan mga Kalinga pa. Pero sinasabihan ko, pinatatawagan ko na mag-antay sa basod at bumabay sa atin dahil malilintikan tayo ni Kalinga Prop. Pero paalis na yata yung silang Chris, hindi ba naman maaari? Wala niya sa sakyo doon. Tawag ko lang kay Chris, pero sabihin mo yung Chris. Ano yun? Ayan po mga Kalinga, wala na po akong kasalanan. Ha? Umalis si Beyonce. Ha? At maraming salamat po sa ating mga sponsors. Ito po. Pabalik na po tayo. Sana makontak na ni Mats. Sinabihan ko, nagpili na ko, natawagan. At abangan ako sa isang ano. At dahil ay hindi talaga siya payagan magmotor. Ako, delikado yung bata na yan. Masaway na bata na to ay. Nundo na nga ay. Layo-layo kaya dito. Layo-layo kaya dito mga Kalingap. Kaya, thank you so much po sa ating mga sponsors. Sir Leo D, Manay Liz, Antoinette Yukini, Ma'am Anna from Japan, Anna Lynn Rolensol, Hoy, Ma'am Pink Rubino, thank you so much sa 100,000 na pandagdag sa pintura sa bahay ni Beyonce. So, meron tayong, nagbigay din po ako ng 70,000 kay Kalinga Prop, doon sa galing kay Tita Dins na 60,000. Kay Mariam Agbay at 10,000. So, binigay ko na po. So, salamat po ng marami sa mga sponsors. Ha?
Ah, nandun na po, ha? Yung kay Mamping ay ang hawak ni Kalinga from ngayon para sa pintura ng bahay. Bahay is 170,000. So, kulang na lang ng konti. Ano na lang? 90? Ah, ano? 80? 70 ba? 30? Ah, 70 na lang. 70 na lang po ang magiging kulang dun sa 240,000 na kontrata ng pintor doon sa bahay ni Bianci. So, thank you so much sa mga sponsor muli. Kay Ma'am sa Team Brookay, shout out. And SMP Tris Marias, shout out din po sa inyo. Shout out din po sa Nahiwagang Banig, ha? Sa kanilang 100,000 para sa Kisami at mga kabinet. Shout out po sa inyo. Shout out din po sa Solid Edge si Singapore. Yan. Sa pamumuno din ni Jing Jing Vlog. At shout out sa mga pretty nanay. Solid Edge si pretty nanay. Kay Jing Jing Vlog. Sa grupo nila ni Ma'am Bridget Katagasan. Yung ating sponsor po sa Baguio. Maraming maraming salamat po sa iyo. Solid Edge Community, salamat po. Edo Fiance Forever, Friends Forever, thank you so much po sa Solid Edge kalian. Yeah, Edge International. Shout out din po sa inyo. Sa tita from Dubai. Talat po ng mga titas. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito po. Wala na yung susunduin ko. Nauna pa. Nagmotor. Patay tayo dyan. Yari ako dito. Wala na rin ako magagawa. Nag-import man tayo. Tayo man ay nagsundo din talaga. Pero sana mabutan natin. Masaway na bata ito. Ay, naku po Lord. Nanay nga, ayaw pumayag na magmotor, delikado. Tatay, ayaw din pumayag. Si Parik Manilando at si Van Sanzel. Sana maabutan pa natin. Kasi at wala naman siyang kasabay na ngayon dahil alam naman ni Grace na hindi siya pwede magmotor. Hindi naman pwede kasabay ni Grace yun. Kasi pinagbabawal nga ni Rob. So, antay tayo mga kalinga. Baka umabol, baka kay Edo lang sumakay din yun. Hindi natin alam. Puro tayo haka-haka nito. Puro tayo haka-haka. So, shout out din po sa mga vlogger na nakapalibot kay Kuya Bal. Supportahan po natin sila. Si Deep Valley Vlog, Isla Bonita, Father Baas, Jerry Nagul, Charlotte of Cebu, si Labirador, Nathan Cute, Mr. J, yan, Kalinga Gilbert, support natin, Kalinga Marky, support natin sila, mga vlogger na kapalimot kay Kuya Bal. Ganun din po yung aking mga kaibigan sa mga K-Boys, mga kapwa ko vlogger sa K-Boys, supportahan natin sila. Hindi ko na po sila isa-isahin at sila ay kilala nyo naman lahat po kung sino-sino sila. Lalo na yung mga mabababa pa po ang bahay, suportahan po natin sila, mga kalingap. Dahil sila po ay kailangan din pong, nangangarap din po na magkaroon ng views sa kanilang mga channel at magkaroon sila ng charity. Maraming salamat po sa inyo, walang sawang pangmamahal po kay Kuya Bal Santos Patuban, Ati na Vlog, ganoon din po kay Kalingap Rob. At especially din po kay Ma'am Jack Tapia Matuban. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa lahat po, kung sino yung mga sponsor na hindi ko nabanggit, Anthony Tukini, nabanggit ko na. Manaylis, nabanggit ko na ba? Thank you so much po. Erica Alpon Blanc, shout out po at supportahan natin si Erica Alpon Blanc. Ganun din po yung aking IT, si Pulubing Millionario, supportahan po natin siya. Sana po, paki-binol po ang kanyang channel. Paki-visit na rin po ang channel niya po sa po ang ating IT. Kalinga po yan, si Kalinga pa, Pulubing Millionario. Salamat po ng marami sa inyo.
Inuulit ko yung mga sponsor na hindi ko nabanggit, ha? Kilala nyo naman po kung sino-sino kayo. Mamping Lee, Mamping Provido, yan, salamat po. Tay Brocade, SMP Tres Marias, ayan, salamat po ng marami sa inyo. At bye-bye na po mga kalingap. Ha? Ay, Helen Jans, oo nga po, salamat pala. At si Ma'am Kanunisa, ha? Yung bigay ng mga sapato sa atin. Salamat din po. At salamat sa inyong tulong. At ito po, naghahataw na po ako dahil wala na yung bata eh. Ano po bang gagawin ko nito kundi makabul? Sana matawagan ang kanilang tatay dahil hindi po pinapayagan na sumabay sa motor. At delikado po, ha? Kasi may alam po si Bongi at ang kasama ni Grace pag motor. Kaya delikado, ayaw ni mga viewers. Ayaw ni mga viewers. Baka sila ay mag-alala. Ayaw ko mag-alala sila. Lalo na si Ma'am Emil Daganer na nagpagasolina sa atin. Thank you so much, Ma'am Emil Daganer. Sa mga nangang naman nagpagasolina. Yan, ito po. Voltan po tayo ngayon. Voltan po si Dr. Lab dahil sa pagasolina ni Ma'am Emil Daganer. Ayan po, salamat po. Yan, salamat po ng marami sa inyo. Sa inyong pagpamnood. Yan, nandito na tayo sa Kaila E. Dito po ginanap yung aming pagbubuhat ng dito ko unang nagbalik. Simula ako'y matinding labas sa lugar na ito. Dito po sumama ako nung pagbubuhat nung tawag nito bangka para kay Lulu Bigil na muntik din pala siya ng bawiin. Pinaayos ni Kuya Bal kasi wala ng makina. Yan. Salamat po ng marami sa inyo. Jesus loves you. Bye-bye.